Sabi ng mga taga dito guys, pag may kulay pink daw yung langit, meaning mag-snow daw. So, tingnan natin bukas kung totoo ba kung mag-snow. Everyone, it's me again. Papasok na naman sa work. At tingnan nyo yung park. Nakikita natin yung grass. Pero sabi nila mag-snow daw later. So sana hindi ganun kalakas. And also ngayon, flurries pa lang. Yung para siyang styrofoam na kinakaskas. Yun pa lang yung bumabagsak ngayon. So, pakonti-konti. So, let's see later, mamaya, kung talagang bubuhos pa talaga yung malakas na snow. So, currently, minus 4 ngayon dito. Feels like negative 11. Yun na nga, may nagtanong sa akin na, paano kung hindi ka pa ma-PR in 4 years, in 5 years, in 6 years. Well, okay lang yun. As long as may employer ka, walang problema dun. And then, yung papers mo ongoing, walang problema dun. Basta nirenew mo yung work permit or nirenew ang work permit mo ng employer mo. Also, nangyari din yan sa akin, yung application ko na AINP, yung Alberta Immigration Nominee Program, na denied ako kasi kulang ako sa points. So ngayon, ang suggestion sa akin na para madagdagan yung points, at least mag-aral ako dito sa Canada for 1 year. Or let's say makakuha lang ng certificate. So ngayon, ang ginawa ko that time, nagplan talaga ako na mag-aral, maging student dito. Ngayon, ang mahal pag hindi ka talaga PR dito, ang mahal pag temporary foreign worker ka or international student, talagang ang mahal. Yung temporary foreign worker pag mag-school ka, at yun nga, depende yun sa kurso na kukunin mo. Yung sa akin, ang advice sa akin na kung mag-aral naman lang ako, kunin ko na yung kursong gusto ko. So ngayon, ang trinay kong kunin doon sa Abu Valley, nag-enroll ako, hospital unit clerk. So, yun yung gusto kong pag-aralan. Ngayon, so gumastos na ako. May letter of acceptance na, may schedule na ako, bayad na ako mga, siguro ang total na gastos ko nasa 2,500, tapos non-refundable yun. I mean, refundable siya kung valid yung reason na mag-withdraw sa enrollment mo. So, ginawa ko yun. Kaya lang yung tuition fee, umabot siya ng $13,000. So, sabi, ang mahal naman. Ang decision na lang ng boss ko or nung immigration consultant, na mag-continue na lang ako as temporary foreign worker at i-process na lang yung LMIA and then yung work permit. So, less na yung gastos. At isa pa, kunwari, nagpurso ako nung kurso kong yun na hospital unit clerk. After ng study ko, hindi na ako makakabalik doon kay boss. Kasi, kailangan ko maghanap ng trabaho na swak doon sa kurso na kinuha ko. So, either yung mga clinic, assistant, ganun. Basta, related siya sa hospital unit clerk na kinuha kong kurso. So, complicated. Kaya, it's better na mag-stick na lang kay amo
Kasi willing naman yung boss ko na ano, i-continue yung contract ko or mag-backup siya for LMIA and work permit. So much better kasi hindi na ako maghanap pa ng another employer, di ba? Kung after ko sa work noon. And then what if hindi ako makahanap ng employer after ng ano ko, pag-study ko? So malaking problema. Kaya dito talaga isipin natin mabuti yung mga desisyon. Huwag tayong pa ano lang magpapadala sa mga sabi-sabi na oh, ito kunin mo. Kasi after ng kursong ito, ano, may maganda kang trabaho. Pero naka ano naman, nanganganib naman yung status mo later on. Swerte lang kung after ng pag-aaral mo eh may makita kang work na related nga doon sa pinag-aralan mo, di ba? Again, kung may employer kayo dito na mabait, willing kayong suportahan, mag-stick kayo muna sa kanila. Huwag kayong umalis, mag-desisyon ng ano, ura-urada ba na hindi pinagplanuhan or pinag-isipan. Kasi importante yung may status ka dito. May mga kakilala ko na wala ng status until now. At sobrang hirap kasi pag nagpapadala sila ng pera sa Pilipinas, lahat cash, or inuutos nila sa mga kaibigan nila na magpadala kasi wala na silang card, wala silang status talaga, sin walang wala na. Pero nagstay sila dito kasi ano daw, anong buhay meron sila sa Pilipinas. Takot na silang bumalik sa Pilipinas kasi nasanay na sila sa buhay dito. Customer ko talaga siya dito. At hindi ko lang, marami talagang customer ako dito na nakakausap na mga Pinoy na may mga problema sa status nila. Dapat talaga pag-isipan ng mabuti ang pagpunta dito. At kung nandito na kayo, pag-isipan mabuti ang next step. Huwag yung padalos-dalos talaga kasi sobrang hirap. At yun, financially. Yun nga, dapat talaga ano, yung pag-isip mo ayusin talaga. Yung ayusin naman, yung hindi ba, yung konkreto talaga. Wala namang konkreto din na plano, pero dapat pag-isipan ng mabuti. Ganun na lang ata yun. And then, huwag magpadala nga sa mga sabi-sabi, ganito, ganyan. Mismo ikaw dapat, makiusyoso ka na rin sa papel mo. Huwag iasa. At dapat marami kayong options, choices, ganun dapat. And if ever ma-expired na yung IELTS at self-pip natin, kasi na-expired lang yun eh after 2 years. So no choice talaga tayo at mag-retake na naman kasi requirements talaga yun nila para sa pag-process ng PR nyo. Yung mga nagsasabi, ano ba yan? 6 years, 8 years, 10 years na dito, hindi pa PR? My God! Hindi naman po contest ang maging PR dito. At syempre, kung tayo lang ang nag-handle ng papel natin, edi sana nung pag-landing dito, inisyuhan na natin yung sarili natin na PR agad, di ba? Ganon. Kaya, huwag ma-pressure, pabayaan mo yan. Basta ang importante is may status ka dito, legal ka nag-stay. Compare naman doon sa iba na nandito nga sa Canada, pero wala nang status. So, sige nga, mamili ka. Di ba kaya please, huwag ma-pressure. Relax lang. Basta may employer, sumahod ka, at legal yung status. Yun talagang pinaka-importante dito. At of course, huwag din nating pabayaan yung pag-process or yung paglalakad ng mga papel-papel dito. Kasi yun lang yung ano eh, yun lang yung way for us to stay here legally. Kaysa mawalan tayo ng status, di ba? Malaking problema yun. Pero kung gusto niyo talagang mag-aral, ay pwedeng-pwede from temporary foreign worker to student visa. Pwede po yun. Wala pong pumipigil sa inyo, pero dapat isipin niyo yung kursong kukunin niyo na after magiging student kayo is mayroon kayong makitang trabaho agad
or employer na kayo ay kukunin, di ba? So, yun lang yun na choices nyo rin naman yun eh, kung mag-aral kayo or hindi, or kung ipagpatuloy nyo yung kontrata nyo sa mga employer nyo. Basta, yung ang sa akin lang is, hindi ko pinagpatuloy yung ano ko, pagiging student, kasi nga, mahal siya. And then later on, di ko alam kung saan ako mag-a-apply, or siguro wala lang akong courage, or nandito pa ako sa comfort zone ko. Let's see, iba-iba naman tayo ng choices eh. Basta ang importante is, yun nga, may status tayo dito sa Canada. Iniisip ko nga na nag-work ako sa Middle East for almost 7 years na wala kang inasahan na maging residente doon kasi wala naman talagang offer ang Middle East for OFW na maging residente doon, not unless makapag-asawa ng jurabs, but I know hindi din ganun kadali. So dito pa kaya sa bansang ito na may offer talaga sila to become a resident, and then later on magiging citizen ka sa bansang ito. So bakit ka mape-pressure, di ba? Kaya wag niyong isipin 'yon. Ang importante is nandito na kayo at 'yun nga, nagpa-process kayo ng papers niyo para maging legal na magstay dito. At huwag mabahala pag nandito na kayo kasi marami talagang program ang government na ino-offer sa mga OFW na nandito or sa mga immigrants na nandito for them to stay here. Kasi yung Canada nga, kailangan nila ng manpower. And then, kung saan yung mga program na fit kayo, dun yun yung pasukin nyo, dun kayo mag-apply. Try lang, wala namang harm sa pag-try eh. Not unless tatalon ka sa building na mataas, 'di ba? Sabi nila there's no harm in trying. Pero 'wag lang yung galing ka sa building sa taas tapos bababa ka, itagang tioro ka dyan. Ganun lang 'yun. So, let's be positive, okay? Bawal ang nega, guys. And that's it for today. Good luck sa mga application and God bless everyone. Until next time, bye.